mali lang nito nila, pagpasok, ibang suspect dinalakot. Ginawa pa ng istorya na nakipagsunto, lumaban, direct assault. So, wala yung rule na yan. Inutil ang pulis natin. Hindi siya makahuli ng warrant ng isang tao na may warrant of arrest na nasa loob ng bahay. No, maling-mali yung proseso nila. Na they should not have done that. Sabi mo, dapat may pulis. Sabi nila, yung may kasamang uniform personnel. Yung uniform personnel, sabi niya, a few blocks away. Dapat katukin muna at kausapin yung naninirahan sa loob ng bahay na kung saan tiyakin yung warrant of arrest na dapat tiyakin ko anong bahay kasi nakadescribe puro kung saan bahay huhulihin at yung pangalan ng tao. Kung natitiyak nila na nasa loob, kausapin muna at kasama dapat yung pulis na naka-uniformado at merong mahigpit yung kautosan kasi ng Supreme Court na dapat merong body-worn camera eh. Kung tama po yung proseso, yun, maaari silang paniwalaan. Pero sa una pa lang po, hindi tama eh. Mr. Chair, yung base lamang sa sabi-sabi ng asset na sa bahay ni Attorney Bernardo, yung suspect, papasukin na agad, payag ka, papasukin na agad, magbe-break in, dala lang warrant of arrest, how would you feel? Anong pinum sa batas na yan na binasa mo sa akin? Your Honor, may iwasan po sana ito kung merong coordination na maayos at maayos na pag-uusap. Kung hindi naman sila nakakatiyak na nandoon yung taong tinutukoy ng warrant of arrest, hindi na sana sila nagpatuloy. Exactly. Katunayan nga po, iba yung hinuli nila at mali po talaga. Meron pong magandang proseso sana. Yung hindi pagsuot ng body-worn camera, nagpapahiwatig na hindi po tama yung proseso. Mali po the start. And also, Mr. Chair at Attorney Bernardo, sabi mo sa lahat ng kapulisan natin, kung gusto na pumasok ng bahay at sa palagay nila dyan nagtatago, kumuha silang search warrant sa korte. Mukhang hindi na kailangan, Senator Dolpo. Basta importante lang magkilala sila, na pulis sila, pakita lang warrant. Nagdala kaming warrant. We have reasonable ground to believe nandiyan sa loob yung suspect. Papasok kami. Ang mali lang nito nila, pagpasok, ibang suspect dinalakot. Ginawa pa ng istorya na nakipagsunto, lumaban, direct assault. So, ibang nangyari. Mr. Chair, why am I talking about this? This is not the first time. Siguro ipupul ko sa mga videos ko sa Wante sa radio. 5 times na. Papasukin ng pulis yung bahay kasi meron daw silang warrant of arrest. At sa maraming pagkakataon na yun, wrong house. At siyempre, nandun na rin sila, kaysa makasuhan sila, nadamputin nila yung tao doon. Tulad nangyari dito, para sa dahil sa direct assault. Kasi siyempre, papalag ka, Mr. Chair. Sino ka? Hindi ka ng pulis. Di ba? Kaso talaga, abutin ito nila. Pero yung spirit of the law naman na yan, rules of court? Rules of court po, Your Honor. Rules of court. Kung ating law enforcement, dahil kung wala yung rule na yan, inutil ang pulis natin. Hindi siya makahuli ng warrant ng isang tao na may warrant of arrest na nasa loob ng bahay. No. Hindi siya pwede mag-break in. Tama, Mr. Chair. Kung yan ang experience yan, gusto talaga tulungan ng pulis makahuli. Yung sa Philippines Most Wanted, tulad sinabi ko kanina sa PTB for many, many years ago, kinikasing po namin yung bahay for 2 days and 2 nights. Kasama po ako, magkikasing kami. Nakaabang kami dyan. Nakasibid yung prosyema sa ADG. After 2 days, lumabas yung suspect sa kadinampot. Tapos sabi ko, pangalawa, Mr. Chair, nagpanggap na delivery ng LBC. Magdi-deliver kay Juan. May deliver para kay Juan, kumatok. Nandiyan ba si Juan? Ano yan? Sabi nung kasambahay, eto may package. Lumabas si Juan, inaresto. Malinis. Yung nga, diskarte. Kung paano mag-diskarte na hindi natin mabayulit ang batas. Ay, ito na sa kanila, mali na nga yung ginawa, dinagdagan pa ng mali. Kasi ibang tao ang kinurong. So, Attorney Bernardo, maling-mali yung proseso nila na they should not have done that. Sabi mo, dapat may pulis. Sabi nila, yung may kasamang uniform personnel. Yung uniform personnel, sabi niya, a few blocks away.
Tama po ba yun? Mali po yun. Dapat eh, kasama po. Dapat katukin muna at kausapin yung naninirahan sa loob ng bahay na kung saan tiyakin yung warrant of arrest na dapat tiyakin ko anong bahay kasi nakadescribe puro kung saan bahay huhulihin at yung pangalan ng tao. Kung natitiyak nila na nasa loob, kausapin muna at kasama dapat yung pulis na naka-uniformado at merong mahigpit yung kautosan kasi ng Supreme Court na dapat merong body-worn camera eh. Kung tama po yung proseso, yun, maaari silang paniwalaan. Pero sa una pa lang po, hindi tama eh. Yeah, you're raising your hand. Yeah, ano gusto mo sabihin? Sir, considering the fact po na armed and dangerous yung hinahanap po namin, talagang hindi na po kami makakalapit dyan ng may uniform personnel at mayroon na po kaming history na natakasan po kami nun. And for the information, sir, yung pong target of operation namin na yan ay nahuli na rin po. Diyan din po sa block po na yan, malapit po dyan. Nakakulong na po ngayon, sir. Yun nga. Naintindihan kita, gusto mo talagang mahuli yung tao na subject of the warrant of arrest. But in doing so, you don't have to violate protocols. You don't have to violate the law. Sinasabi sa ating rules of engagement, sa ating police operational procedure, na dapat may kasama kayong, when you effect the arrest, dapat meron kayong kasamang unipermadong police na mag-aresto. Kayo kasi, intelligence kayo. You should be limiting yourself sa function you as intelligence, to gather intelligence, information. Doon lang kayo. Pero pag-aresto, dapat ang arresting officer, kuhan na yung naka-uniforme na. Eh, so what kung hindi inyo nahuli? Basta wala lang kayong kaso. Di ba? Oh, gusto nyo mahuli. Binayulit naman nyo yung batas. Binayulit yung police operational procedure. So mali yun. Tinihan ko kayo. Sa mga intel operative, gustong-gusto talaga nyo mahuli. Pero huwag naman to the extent at the expense of violating the police operational procedure. Mali yun. Okay, Mr. Chair, 2 points na ano. Ito ang binabasa ni kanina ni Napolcom Commissioner. Sabi dito, a police officer in order to make an arrest with or without warrant may break into a building or enclosure where the person to be arrested is or is reasonably believed to be in. Believed. So dito na abuso itong reasonably believed to be. Hindi clearly defined. So, pwedeng sabihin all the time ng kahit na sinong police na abusado na I have reason to believe that he is there. So therefore, pwede kong pasukin yan yung bahay na yan kahit na wala akong search warrant para arestuin si Poncio Pilato. Kasi itong reasonably believe eh. All he has to say is we have reason to believe. Pasok na dito sa Criminal Procedure Rule number 113, Section 11. Naabuso yeah. Po, Mr. Chair. Yeah, naabuso yan. So, kung sila ay nag-abuso, mananagot sila. Ang system ng abuso sila, mali yung procedure ng pagpasok nila, tulad sabi ni Attorney Bernardo, ang nakulong pa, yung biktima. Adding insult to injury, pati yung anak ng biktima, nadadalaw lang, pati yung kinulong. And pangatlo, ang nakakainit ng ulo, kinakasuhan itong matama. Sila na ang agrabyado, sila pa ngayon ang may posibilidad na makukulong. Yung nga, para klaro tayo, you stand by your word na doon yung hinuli yan sa area. Yes, Your Honor. So tingnan natin itong video ngayon. Kung magsinungaling ka, you are liable, ha? Under oath ka. Sir, anong difference ng warrant of arrest sa search warrant? Define the difference. Sir, yung search warrant is yung person ang target po. Unlike po sa search warrant is ang subject po is yung mga bagay. Mga bagay. So, di ba para ikaw ay makapag-serve ng warrant of arrest sa isang tao na nasa loob ng bahay, kailangan mo din ng search warrant. Yes or no? No, sir. Actually, pwede po namin i-serve yung warrant of arrest. Ano man po ang location no, at nasaan man po. So, sandali. Nasaan dito yung Napolcom? Napolcom, makinig kayo, sir. Sabi, pinadefine ko sa kanya ang difference ng search warrant sa warrant. Sabi niya, yung warrant is for a subject, a person. Yung search, for a thing. Okay ako doon.
Now, sabi ko, pag ikaw ay mag-serve ng warrant sa isang tao na nasa loob ng bahay, dapat ba kailangan mo ng search warrant? Sabi niya, no. Napulcom, ano po opinion nyo? Yohan, maraming po salamat. Kung hindi naman po magse-search sa loob ng bahay at hahanapin lang yung tao kinakaukulan na nakalagay naman doon sa warrant of arrest, hindi na po. At hindi na po kailangan ng search warrant? Hindi na po kailangan pansamantala na wala naman pong hanapin sa loob. Yung warrant of arrest naman po ng tao kinakaukulan. So ibig sabihin, anybody can enter the house of anybody kung sa tingin nila nandoon yung kanilang target. That is very dangerous, Attorney Bernardo. So ibig sabihin, lahat ng pulis natin, basta't meron siyang hawak na warrant of arrest, huwag niyong pasukin kahit na kaninong bahay, kahit na bahay mo. Kasi tulad na sinabi nito, meron kami information na itong subject namin ay sa bahay ni Attorney Bernardo, pwede ka nang pasukin. Without the probable cause. Ay, yung sinasabi mo, kung meron kang probable cause, kung nakita ng dalawang mata mo o kung nakita mo dyan sa bintana na nagpapaypay, nakabukas ang bintana, then there's the probable cause. Pero kung wala kang nakita, base lamang sa chismis na sabi ng asset, nandyan yung subject, kailan mo ng search warrant naman siguro, Attorney, sir? If I may quote your honor, please. Yes, sir. Narito po sa Section 11 ng Rule 113. Right of officer to break into building or enclosure. An officer, in order to make an arrest, either by virtue of a warrant or without a warrant, as provided in Section 5, may break into any building or enclosure where the person to be arrested is or is reasonably believed to be. If he is refused admittance thereto after announcing his authority and purpose. Your Honor, gusto ko lang pong i-qualify, hindi po tama yung proseso nila sa pag-serve ng arrest warrant. Dapat hindi po sana ganun. Dapat nagpresenta muna sila, nagsama, kagaya po ng sabi po ni Ginoong Chairman, dapat daladala nila yung uniformadong PNP officer. At yun ang pag-serve nila. Kasi kung intelligence yung purpose nila, hindi sila yung mag-a-arrest. Dapat merong arresting officer talaga na nakasuot ng uniforme at merong body-worn camera. Granting po din sa compartment, kung wala ho body-worn camera, meron sana silang alternative na barangay recording. Chairman, barangay tanod, pwede siguro. Kasama po dapat yun na meron din sanang elected officer na barangay tanod. Hindi kami sumasang-ayon sa proseso nila, Your Honor. Okay, let me tell you this, Attorney Bernardo, and what it was is, nang huli kami ng mga wanted na may warrant, sumasama po ako sa CIDG. There were several occasions na alam ng CIDG, base sa asset, na isinumbong sa amin, and then kami pinitam sa CIDG, may hawak ng warrant na nandyan sa bahay, kinikasing po namin. Hindi po pinapasok ng CIDG yung bahay. We wait. Kuminsan, umabot kami ng 2 days, kinikasing namin yan. Ngayon, paglabas sa kadampot, meron pa isang insidente. Nagpanggap yung CIDG na mag-deliver. May delivery dito, LBC. Nag-uniforme pa. May delivery para kay ganito, kay Juan. Paglabas ni Juan, ikaw ba si Juan? Tapos may kasamang picture. Ako nga po, sabay pusas. Hindi pinasok yung bahay. Yung sinasabi mo kung ganun, then we have to revisit that law, Mr. Chair, and we have to amend that law. Napapayagan pala. Ang baka sinasabi mo yung while in hot pursuit, siguro. You don't need a search warrant if it's, kung yung suspect ay tumatakbo at nakita mo pumasok sa bahay, yun ang probable cause, pwede ka na mag-break in pursuit of a suspect. Pero kung yung, Mr. Chair, yung base lamang sa sabi-sabi ng asset na sa bahay ni Attorney Bernardo, yung suspect, papasukin na agad, payag ka, papasukin na agad, mag-break in, dala lang warrant of arrest, how would you feel? Anong pinong sa batas na yan na binasa mo sa akin? Your Honor, may iwasan po sana ito kung
kung merong coordination na maayos at maayos na pag-uusap. Kung hindi naman sila nakakatiyak na nandun doon yung taong tinutukoy ng warrant of arrest, hindi na sana sila nagpatuloy. Exactly. Katunayan nga po, iba yung hinuli nila at mali po talaga. Meron pong magandang proseso sana. Yung pag hindi pagsuot ng body-worn camera, nagpapahiwatig na hindi po tama yung proseso. Mali-mali pong na-start to. And also, Mr. Chair at Attorney Bernardo, sabi mo sa lahat ng kapulisan natin, kung gusto na pumasok ng bahay at sa palagay nila dyan nagtatago, kumuha silang search warrant sa korte. Mukhang hindi na kailangan, Senator Dolpo. Basta importante lang magkilala sila, na pulis sila, pakita lang warrant. May dala kaming warrant. We have reasonable ground to believe. Nandiyan sa loob yung suspect. Papasok kami. Ang mali lang nito nila, pagpasok, ibang suspect din na lang. Ginawa pa ng istorya na nakipag-lumaban. Direct assault. So, ibang nangyari. Mr. Chair, why am I talking about this? This is not the first time. Siguro, ipupul ko sa mga videos ko sa Wante sa radio. 5 times na. Papasukin ng pulis yung bahay kasi meron daw silang warrant of arrest. At sa maraming pagkakataon na yun, wrong house. At syempre, nandun na rin sila, kaysa makasuhan sila, nadamputin nila yung tao doon. Tulad nangyari dito, para sa dahil sa direct assault. Kasi siyempre, papalag ka, Mr. Chair. Sino ka? Hindi ka lang pulis. Di ba? Kaso talaga, abuti nito nila. Pero yung spirit of the law naman na yan, rules of court po yun. Ang spirit niyan is, gusto talagang bigyan, i-empower yung ating law enforcement. Dahil kung wala yung rule na yan, inutil ang pulis natin. Hindi siya makahuli ng warrant ng isang tao na may warrant of arrest na nasa loob ng bahay. No. Hindi siya pwede mong break in. Tama, Mr. Yagri. Kung yan ang experience yan, gusto talaga tulungan ng pulis makahuli. Yung sa Philippines Most Wanted, tulad sinabi ko kanina sa PTB for many, many years ago, kinikasing po namin yung bahay for 2 days and 2 nights. Kasama po ako, magkikasing kami. Nakaabang kami dyan. Nakasibilyan po si Masay DG. After 2 days, lumabas yung suspect sa kadinampot. Tapos sabi ko, pangalawa, Mr. Chair, nagpanggap na delivery ng LBC. Magdi-deliver kay Juan. May deliver para kay Juan, tumatok. Nandiyan ba si Juan? Ano yan? Sabi nung kasambahay, eto may package. Lumabas si Juan, inaresto. Malinis. Yung nga, diskarte. Kung paano mag-diskarte na correct. Hindi natin mabayulit ang batas. Ito ang talaga sa kanila, mali na nga yung ginawa, dinagdagan pa ng mali.